every parang 300 meters may mga bus stop nakalagay. Ito yung bus stop number. Ayan. Tapos kung saan ka pupunta, nandito po yung mga destination na mga bus na dumadaan dito route. Tapos mag-aabang ka po dyan. May bus na darating. Tapos ito, may card kang ganito. Yung card na yan, dapat naka-register sa pangalan mo. Sabi ng bus, dapat may load po yan at least 4 lira in one route. Punch mo dyan. Sa mga bus stop, may mga reloading station po yan. Parang ATM machine na pwede kang mag-load ng pera. Tapos ito yung ginagamit nila na bus card. Sasakay ka sa bus. Papunta sa iyong destination. Dahil high-tech po kami dito sa Turkey, yung aming mga bus card ay konektado ang inyong HES code or COVID-19 health system. Kung apektado ka ba o meron ka pang corona, nakaka-apekto yan. Hello, this is Inday Janelle, ang ambisyosang YouTube vlogger na Inday ng Turkey. Ito po yung mga public buses dito sa Turkey na sinasakyan namin. Nasa 3.20 lira lang po yung pamasahe. Yung mga bus dito, hindi mo po pwedeng pahintuin yan sa mga hindi destination ba na kanilang stop bus stop. Hindi ka rin pwedeng bumaba sa hindi mo destination na bus stop. Kasi meron talaga silang assigned na bus stop na pwede kang bumaba. Dahil nag-umpisa na yung HES code, yung isang card po hindi mo po pwedeng ipagamit sa kaibigan mo na dalawa kayo ang mag-click doon sa bus. Hindi po pumapayag yung mga driver. Pag sumakay kayo ng bus, kailangan na ng HES code sa inyong mga card. Kaya magpa-register na kayo. Sa mga baguhan, kailangan nyong i-connecta ang inyong mga HES code sa inyong bus card kasi hindi po kayo pasasakay ng driver kung wala po kayong mga HES code. Kasi nalipat ako sa 12 noon shift. Kaya nag-bus na lang ako kasi wala namang service sa ganitong oras. Kaya nag-bus ako. Is masaya naman kasi walang katao-tao yung bus. Tingnan ninyo. Yan lang pasahero dito. Dun sa likod, wala. Tapos dun sa harap, nasa ano lang naman, mga 5-10 minutes lang naman yung layo ng trabaho mula sa bahay pag nag-bus ka. Kaya na, tatagalan lang dahil nahinto-hinto dahil sa traffic light. Dito pag nag-bus ka, safe na safe. Ginagamit namin yung bus card namin dito. Pwede kang mag-load sa mga shops. Pwede ka rin mag-load sa online. May ibang, may credit card ka or debit card. Ayan. Dahil ako ay late na talaga. Normally 12 ang pasupan. Ay 12.15 na. Late na ako ng 5-15 minutes. Bawas na yun sa sweldo. Malapit naman na ako. Bababa. Lalakad uli. Bus dito po. Nagsasakay lang sila ng pasahero at nagbababa ng pasahero sa mga bus stop. Hindi po sila nagbababa ng mga pasahero o pwede kang sumakay para kahit saan. Kailangan sa mga bus stop lang. Ayan, papasok na tayo dyan. Hindi po ako nagtatrabaho dyan sa Anadolu Hospital. Doon pa sa unahan kasi dental center yung akin. Pero dito po ako dumadaan pag naglalakad lang. Shortcut dyan. Sa, yan ang palengke dito na, yan pala oh, meron silang mga designated na palengke sa once a week. Simula dun sa bus stop hanggang dun sa trabaho ko, mga 5 minutes mo lang lakarin. Nagmamadali na ako ng konti kasi nga late na ako, kalimutan ko
12 pala ako papasok, akala ko alas 4. Ay, yan talaga si Inday. Kahit kailan. Dito, pag malate ka, at pag punch mo, late ka, may bawas po yun sa sweldo. Talagang binabawasan ng sweldo. Hindi katulad sa Pilipinas, malate ka man, papasok ka man o hindi, sa empleyado ka ng gobyerno, minsan exempted pa. Doon po, ito po yung daanan ko papunta doon. Ayan, punta doon yung trabaho ko sa unahan. Nandito ako sa likod dumaan. Yung isa namin kwan. Ayan, tagalinis na ako isa si Hamid. Dito ako dumaan sa likod. Wait, nasa saan? Yan na yung clinic namin. Yan, wala tao. Wala pa siya. Pasok mo. Punch. Punch mo yung card. Yan, nagabagang ako ng bus. Pero walang bus. Kasi nga, Sabado ngayon, restriction, wala talagang kahit public buses, wala, kukunti lang ang dumadaan. Yung magkalahating oras na ako dito, walang bus na dumarating. Pusit. Kung nagmamadali akong umuwi, kasi ayoko na magantay ng service, ngayon wala na akong masakyan. Ay, puta, init ulo ko ah. Sabado nga nagmamadali ako kasi mag-uwi ako, marami akong trabahong gawain. Ngayon, ngayon na stranded na ako dito kasi walang bus talaga. Kasi dito pag Saturday and Sunday, we lockdown, kaya ganitong itsura ng kalsada. Kalahating oras na ako dito, wala pa ring bus. Ayan, napanis na ako mag-antay. So, wakas nakasakay na rin ako. Baba na tayo. Tayo na uwi sa aming bahay. Ayan yung bus na sinakyan ko. Alam nyo, nakikita ninyo, may mga designated bus stop talaga dito. Hindi ka pwedeng sumakay or bumaba kahit saan-saan man lang. Ayan, tatawid na tayo doon sa kabila. At bako ay matsugi na. Tignan mo, ang ganda ng kasada. Walang katao-tao kasi nga, lockdown. Peaceful na mo. Ay, di ka lang maglakad dyan sa kalsada. Walang lema. Kasi nga, lockdown. Tapos, ayan. Ayan mo dito sa mga kalye-kalye lang. May mga orange, olives. Ayan, sa mga kalsada. Parang sa Pilipinas din kahit saan-saan may mga nyug. Ito yung aking neighborhood. Sobrang lamig na dito. Kahit na may init ang araw. Pero talagang malamig. Ayan, papasok ako na ako sa trabaho. Sobrang lamig. Nag-aabang ako ng bus dito sa bus stop. Nandito yung bus stop.
pasok ko sa trabaho, masyadong malamig din ako. Yung aking suot galing sa Norway, my fur fur. O diba? Fully protected ako talaga sa lamig. Ayan. Kasi papasok ako ng alas 12, eh ngayon ano na 11:45. May 15 minutes na ako na bibiyayin para pumasok, pero wala pang bus. Ayan. Abang din ako ng bus. Dito sobrang lamig. Talaga malamig. Kita nyo nun sa taas, yung bundok doon. Doon. Ayan. May snow na. Ayan. Puti-puti na yun. Snow na yun. Yun, mga snow dun sa taas. Late po nang dumating ang winter dito sa Antalya. Kaya tingnan nyo ngayon. Pero naman, sobrang lamig-lamig talaga. Mga 2 to 3 days, sobrang lamig dito. Kaya, nasa ano lang kami, nasa 4 degree ngayon. Kaya sobrang lamig yung mga kamay ko. Nag-itim na. Nadali rin ko. Malapit na mamatay yung aking mga kuko. Yung nakainisan ko talaga sa winter, ang sobrang lamig. Eh, hinahanap po yung mask ko kanina sa cabinet. Di ko naman makita. Ay, yung aking ano pala, gloves. Sobrang lamig talaga. Ano nyo? Abang ako ng bus. Wala pang bus. Dahil ako po ay may ganito, kaya free po yung lahat ng mga nurses na sumakay sa bus. Nandito tayo ito sa loob ng bus. Tapos ayan o, yun ang harap. Ayan, driver. Kasi yung bus na sasakyan nasira, kaya lipat kami ng isang bus uli. Libre naman, wala namang bayad kasi na flat ata yung isang bus. Nasa trabaho na ako, pero magpunta ako dyan ay dim kasi yung, magbili ako ng medyas kasi yung tinaw yung sapatos ko. Ayan. Gikurog-kurog in tawon ang tigulang. Kay malamig, linte. Bili ako ng medyas na yun. Na wool pala. Medyas. Suotin ko na ito. Worth 5 lira or mga 40 pesos ang isa. Kasi parang tanga. Pumasok ako dito, gikurug-kurug tuloy ang paa ko. Matamig ang simoy ng hangin. Ta-da-da-da. Ta-da, ta-da-da.